Nasa labas ka na naman, Anya, Mr. Maravillas. Ah, opo. Ah, nandito tayo sa labas para maghanap tayo ng target uli nang bibigyan natin ng pang-Noche Buena. Ah, di ba? Meantime, natutuwa tayo kasi yung DSWD, mga kababayan, through its field office, led the conduct of interagency services and information caravan for children and families doon po sa Cebu. Sana po itong kaya dinidiscuss natin ito, sana in all regions in the country gawin po ito na ginagawa, mga kababayan, ng DSWD Region 7. So nagkaroon po sila, mga kababayan, ng caravan for families, children, and indigenous people in street situations in the province of Cebu. Para yung ginagawa natin ngayon, lumalabas tayo, tapos may tinatarget tayo, pero tayo siyempre maliit. Sila marami yung mga naging beneficiaries tulad ng ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos, na inipon yung mga street kids, mga kababayan, at mga indigent families doon sa Metro Manila. In one venue, mga kababayan, ay binigyan sila ng pamasko ng ating Pangulo. Yung mga bata, parang ito, mga kababayan. So, I assume, mga kababayan, na baka nationwide activities nila ito po. Kung ganon, congratulations sa inyo. Kasi I think ngayon lang sa panahon ni President Bongbong Marcos, ginagawa ninyo ito, mga kababayan. Ginagawa itong activity ito ng DSWD na nagsagawa mismo sila ng caravan. So, as part of the government's efforts to address dangerous situations on the street, on the streets, the caravan brought together various government agencies, hindi lang DSWD, and non-government organizations, pinag-isa na po, on December 21 to provide programs and services directly to street dwellers, including indigenous peoples. Ay, malamang sabay-sabay itong ginawa, mga kababayan, kaya lang mahina yung coverage ng mainstream. What? Wala silang ganitong balita na isahan all throughout the country. But this time, nakita natin itong balita. Kaya sinishare ko po sa inyo para ma-feel ninyo, malaman ninyo na ang ating pamalaan sa ilalim po ni President Bongbong Marcos ay ginagawa yung kanyang mga promises na at least mapagaan ang pakiramdam at kalagayan ng ating mga mamamayang Pilipino, especially the poor. Ang araw na ito ay simbolo ng pag-asa at pagmamahal ngayong papalapit na Kapaskuhan na bunga ng pagkakaisa at pagtutulungan ng mga iba't ibang sangay ng ating pamalaan. Sabi po ni DSWD Undersecretary for Social Welfare and Development, Sally Navarro. Congratulations sa inyo. At sa tagal ko na po sa mainstream media, ngayon lang tayo nakarinig ng ganito mga activities ng DSWD sa panahon ng Pasko. Noon kasi, makikita natin yung mga taga-DSWD, nasa relief operation sila during times of disaster. Calamities, may bagyo, may lindol, may baha, may landslide, automatic talaga sila ay pinupuntahan nila yung mga affected families. Pero ngayon, nadagdagan yung kanilang serbisyo sa mga mamamayang Filipino. At ngayong panahon ng Pasko, ito yung ginagawa nila. Kaya mabuhay po kayo, natutuwa tayo at ganito yung inyong ginagawa. So about 200 children and 400 heads of families were provided help during the caravan. Ang natanggap nila, mga hygiene kits, home life kits, Noche Buena packs, educational and livelihood assistance, as well as school kits. They also availed of medical and dental check-ups, national ID registration,
hair grooming, and took part in the job fair. So in addition, mga kababayan, 41 ATI children from Naga City received their birth certificates, while the birth registration of 57 Sama Badjao children from Alaska Mambaling, Cebu City was facilitated. So ito po, mga kababayan, yung mga agencies na nagtulong-tulong: Department of Health, Department of Labor and Employment, Department of Education, Technical Education and Skills Development Authority, National Commission on Indigenous Peoples, Commission on Population, Armed Forces of the Philippines, at saka yung Philippine Statistics Authority. O ngayon, tayo naman po yung mamamas ko po. Ito kasi yung collector namin, mga kababayan, sa aming bahay ng basura. Eh, siyempre, kailangan... ano nga ang pangalan mo, Brad? Rinaldo. Tagal mo nang nangunguleksyon ng ano sa... Ikaw talaga yung aside doon sa amin. Opo. So, ilang taong ka na sa pag-unguleksyon ng basura? 10 taon na, Drogo. 10 taon na? Oo. At kumusta naman yung anak buhay ninyo? May sweldo kayo rito? Oo, sa barangay. Sa barangay. Magkano naman yung monthly? 1,500 sa sari. 1,500 a month? Yung kada bulan. Kaya nga? Per month, ganun lang yung natatanggap ninyo? Oo. So talaga palang talagang kukunti lang. O di sige, may kuwan ako, siyempre ikaw yung nangunguleksyon sa ano. May pandagdag ako dyan sa... madali lang. Ayan. Kunin mo na. Siya kasi na nangunguleksyon sa amin. Kaya... sige, maraming salamat. Pang dagdag mo lang sa Noche Buena. Lagay mo muna dyan. Bilang pasasalamat namin din sa iyo sa kahit umulan, umaraw, ay dali lang po. Ito, pandagdag mo, panggastos mo, para sa ano? Merry Christmas. Merry Christmas din at maraming salamat sa patuloy mong pagsakripisyo para sa mga residentes. Opo. Para maging malinis ang ating kapaligiran. Kahit Christmas Day, oh, may trabaho kami. Oo. Iniintay nga kita kasi 'di ba dati every year nagbibigay ka ng sobre. Ng sulat para naman may pang Noche Buena. Bakit ngayon parang nakalimutan mo? Konti lang kasi. Tikikin silang Tikirin silang na sobre. Konti lang na. Namigay ka ng sobre kaya lang naubos na. Paginamit namin pag Christmas party namin. Ibig sabihin, authorized siya ng barangay na kayo'y binibigay. May control number yung tawag dito, yung sobre. May pirma lang si Kapitan doon. May pirma si Kapitan. So, binigyan kayo ng 15 para makapagsolicit sa mga pinaglilingkuran ninyo. And this time, naubusan ako. Oh. O di ba, kahit na hindi mo ako nabigyan ng sobre, magbibigay pa rin. Ayos. O sige, maraming salamat. Salamat, boss. So, yun po, mga kababayan. Ko talaga, before ako magpagupit, hinanap talaga kita para. Maraming salamat. Yan po, mga kababayan. Ang ating beneficiary ngayon. Sila yung nag-aakot ng mga basura. Ayan po. Salamat, boss. Sige. Thank you. Wala ka naman. Ayan po siya. Eco-aid ng aming barangay. So, that's it, mga kababayan. Ito'y simple nating effort para makatulong sa ating kapwa. Maidagdag natin sa mga tulong na binibigay ng gobyerno. Di ba? Ako po si Dante Maravillas. Merry Christmas po. Bye-bye. God bless.